sa ng mga radyoman. Buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay, Pilipinas. Pananghalian po ng Biyernes. Mga kasama, kami po yung mga radyoman. Ako si Buddy Oberas. At radyoman Rod Marcelino ngayon po ay June 14, 2019. Live tayo nationwide sa lahat po ng RMN stations. Live din sa WRMN New York, USA. Sa Facebook, RMN News. Headlines, RMN News Nationwide. Malaking balita, sports. Matapos sa mahigit dalawang dekada, kauna-unahang kampiyonato sa NBA, nasungkit ng Toronto Raptors. Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors. Deployment ban naman sa Kuwait. Pinag-aaralan ng DOLE kasunod ng insidente ng panggagahasa sa isang Pinay OFW. Alert Level 2, itinaas po ng Department of Foreign Affairs sa Sudan. Mga pasalubong na delata ng isang OFW mula Hong Kong na positibo sa African Swine Fever. Dating Senador Mar Rojas, top campaign spender sa natapos lamang na midterm election. At Pangulong Rodrigo Duterte, hindi panghihimasukan ang COMELEC kahit tinawag na evil ang sistema ng party list group sa bansa. Pagpapasinaya mga kasama na inyong DZXL 558 Radio Trabaho Center at Reporters Lounge. Naging matagumpay kani-kani na lamang. Happy moments at good vibes para sa ikatatagumpay ng istasyon at RMN Network Siniling. Congrats guys for your new Radio Trabaho Center Reporters Room. So hopefully we'll be having more happy moments like this. Both Rico and I know that there is still very much more to come for both DZXL 558 for Radio Trabaho and for RMN Network. Balitang tatak RMN. Mahigit 10 kumpanya sa Cebu nakitaan po ng mga paglabag ng SSS. Showbiz, actress na si Ana Capri, ginasal na. Habang singer na si Lizelle Garcia, engaged na sa kanya na showbiz boyfriend. Balita naman sa ibang dagat, tagapagsalita ni U.S. President Donald Trump, nagbitiw na rin sa pwesto. Weather update, RMN News Nationwide. Unahin natin panahon, wala pong namamataan sama ng bagyo, sama lang ng loob ng mga Warriors fan meron. At maaari pong hindi naman makapekto sa bansa at makapasok sa Philippine Area of Responsibility. Southwest monsoon pa rin, mga kasamang umiiral na nakakaapekto sa buong bahagi ng bansa, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. Dahil po dyan, makaranas sa maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Babuyan Group of Island sa Batanes, Ilocos Region, Bataan, Zambales at Palawan. Magiging maganda naman ang panahon sa Metro Manila at sa mga nalalabing bahagi ng Luzon, pero makakaranas din ng bahagya makulimlim, bunsod pa rin ng localized thunderstorm. Agwat ng temperatura sa Metro Manila 27 to 33 degrees Celsius. Pinag-aaralan na po ng DOLE, Department of Labor, ang posibleng pagbabatupad ng deployment ban sa Kuwait, mga kasama. Kasunod ang insidente yan ang panggagahasa ng isang Kuwaiti airport personnel sa isang Pinay OFW doon. Ayon kay Labor Secretary Sylvester Bello III, kapag napatunayan ginahasa talaga ang OFW at wala pong ginawang aksyon dito ang Kuwaiti government, sapat na yan, dahilan daw yan para ipatupad ang deployment ban. Nasa pangalaga na ng kanyang amo ang Pinay habang naaresto ng suspect na si Fayed Nasser Hamad Alajami. Ito na yung kalawang insidente po ng pang-abuso sa isang OFW kasunod ng nangyaring pagpatay naman kay Constanza Dayag. Taong 2018, nang ipatigil ng Pangulong Duterte ang pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait dahil sa brutal na pagpatay din kay Joanna De Mafilis. Itinaas naman ang Alert Level 2 sa Sudan dahil sa napapatuloy na nationwide civil disobedience sa iba't ibang grupo sa Khartoum. Itinataas ang Alert Level 2 kapag may seryosong banta sa buhay, seguridad at ari-arian ng mga Pilipino dahil sa krisis sa isang banta. Kaugnay nito, inabisuhan ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino na huwag munang bumiyahe papuntang Sudan. Ayon naman sa Labor Department, papayagan lang nilang bumalik ang mga Pilipino nagtatrabaho sa Sudan kung hindi pa tapos ang kanilang kontrata. Maari namang humingi ng tulong ang mga Pilipino sa Philippine Embassy sa Cairo, Egypt. Tumawag lang po sa 202-252-13062 o sa Philippine Honorary Consul sa Khartoum sa 249-183-468-717 o sa 249-183-468-716.
Mga kasama, nag-positive sa African swine fever ang mga pasalubong na dilata ng isang overseas Filipino worker galing pong Hong Kong. Nako, March 25 na makumpiska sa Clark International Airport sa Pampanga ang mga pork luncheon meat. Kung maalala, isang OFW ang humingi ng tulong sa media para mabawi po ang mga dilatang kinumpiska sa kanya ng otoridad sa paliparan. Sa harap na rin ang pinapadabad na ban sa mga pork products mula sa mga bansang apektado ng ASF. Lumabas sa pagsusuri Dr. Richelle Asul ng Virology Section ng Bureau of Animal Industry na positibo pong kontaminado ng ASF ang mga dilata. Sa bilan nito, itinayak na Agriculture Secretary Manny Piñol na ASF free pa rin ang Pilipinas. Wala pa kasi anya napapaulat na swine fever infection naman sa mga alagang baboy dito sa bansa. Inaprubahan po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbili ng mga X-ray units na ilalagay sa mga paliparan sa bansa. Ito'y upang masuri ang mga agricultural products, particular na ang mga meat product, para maprotektahan ang bansa laban sa African swine fever. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, aprobado na ng Pangulo ang paggamit sa Quick Action Fund ng DA para sa emergency procurement ng 20 units ng X-ray machines. Ilalagay ang mga ito sa mga paliparan sa bansa para ang mga hand-carried at check-in baggages ng mga parating na pasahero ay masuri ng husto. Sa ngayon, mahigpit ang ipinapatupad na quarantine measures ng DA sa mga dalang meat products ng mga galing Australia, New Zealand, Japan at US. Mga kasama ang Pilipinas, dapat po may pag-alyansa na rin sa Vietnam at Taiwan para man to susupin sa West Philippine Sea. Para sa detalye, Rajuman Conde Batak. Hinimok nga ngayon ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate si Pangulong Rodrigo Duterte na bumuo na ng alyansa sa Vietnam at Taiwan para labanan ang pang-aabuso ng China sa West Philippine Sea. Ay kay Zarate, panahon na para magkaroon ng alyansa sa dalawang bansa na kilala sa paglaban at pag-iit ng kanilang karapatan sa West Philippine Sea laban sa pambubuli ng China. Anya, panahon na upang ikonsidera ni Pangulong Duterte na bawiin ang pakikipagkaibigan sa China dahil sa patuloy na pang-aabuso nito sa mga mangingisdang Pinoy. Matatandaan na kinundina ng pamahalaan ang paglubog ng isang bangkang pangisda ng mga mangingisdang Pinoy sa Reed Bank na umano'y kagagawa ng China. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN. Sa iba pa mga balita, na itala si Liberal Party Senatorial Candidate May Rojas bilang top campaign spender ng Ocho Derecho sa nagdaang midterm elections. Base sa isinubiting Statement of Contribution and Expenditures o SOCE ni Rojas sa Commission on Elections, umabot po sa halos 180 million pesos ang nagastos nito sa kampanya. 12 million pesos rito ay mula sa kanyang personal o personal funds, habang ang nasa 167,000 o 167,050,000 ay galing naman sa mga kontribusyon para sa kanyang kampanya. Mayroon namang pinakamalaking kontribusyon na natanggap si dating Special Assistant to the President Christopher Bongo na umabot sa ng 161 million pesos. Habang si re-elected Senator Cynthia Villar ay galing naman sa sarili niyang bulsa, ang nasa 135 million pesos na ginastos sa kanyang kampanya. Hindi rin umano nakatanggap ng anumang kontribusyon si Villar sa kanyang kampanya. Sina Villar at Go ay kasama sa pitong nanalong senador na nakapagsumiti na po ng kanilang campaign contribution. Ilan pa rito ay sina Senator-elect Francis Tolentino na may 159 million pesos, re-elected Senator Grace Poe 156 million pesos, Senator-elect Ramon Revilla Jr. 121 million pesos, Senator-elect Pia Cayetano 75 million pesos, at re-elected Senator Nancy Binay 56 million pesos. Ayon kay Covalent Campaign Finance Office Officer in Charge Efraim Bagaid, pito lamang sa 12 nanalong senador ang nakapagsumiti ng SOCE bago ang deadline kahapon, at may kabuang 28 sa 63 senatorial candidates. Sa mga partyless groups naman, nasa 91 lamang ang naghain ng SOCE mula sa kabuang 134 na tumagbo sa kakatapos lamang na halalan. Dan sa Iloilo ay 5 kandidato po sa lalawigan hindi pa rin napaghain ng Statement of Contributions and Expenditures. Para sa detalye, Rajaman Magi Maleriado, RMN, Iloilo.
limang kandidato sa lalawigan ng Iloilo ang hindi pa nakapaghain ng kanilang Statement of Contribution and Expenditures o SOCE sa COMELEC. Ayon kay Attorney Roberto Salazar, Iloilo Provincial COMELEC Officer, 35 out of 40 pa lang ang nakahain ng SOCE sa kanilang tanggapan. Ayon kay Salazar, ang mga nanalong kandidato na hindi pa nakapaghain ng SOCE ang hindi maaaring umupo sa pwesto. Samantala, sa lungsod ng Iloilo, nakahain na ng SOCE ang lahat ng mga tumakbong kandidato sa pagka-mayor, vice-mayor at congressman, habang 8 kandidato naman sa pagka-konsihal sa lungsod ng Iloilo ang hindi pa nakapaghain ng SOCE. Kasama mo sa DYRI Iloilo, Radyo Man Magi Malariado, Tatag RMN. Hindi naman panghihimasukan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Commission on Elections sa pagsala sa mga kumakandidato para sa party list group. Ito ang sinabi ng Malacañang magkaraang magpahayag ng pagkadismaya ang Pangulo sa party list system sa bansa na tinawag niyang evil. Nasasamantala na kasi anya ng mamamayan ang pagkandidato sa mga party list group na dapat ikinakatawan ng mahihirap na sektor. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, hindi layon ng punong ehekutibo na pasaringan ang COMELEC pero bahala ng poll body kung tutugunan ang sentimiento ng Pangulo. Nasa kamay-ani ng komisyon kung sisiliping mabuti ang mga individual na gustong maging bahagi ng Kongreso sa pamamagitan ng party list group. Samantala, ang Gabriela po ay sumang-ayon sa naging sentimento ng Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa party list system. Sabi ni Representative Amy De Jesus, nakakalungkot man pero totoo pong nababoy at nababaliwala na dapat na intensyon ng mga party list group. Pinuna rin nito ang naging batayan ng pagsala ng COMELEC sa mga kumakandidatong party list. So, nakakalungkot na realidad. Talagang na-bastardize na siya. Yung pinakamalupit na Tagalog na salita dyan, nababoy na. Yes, no? Kasi nakita naman din natin, lalo na itong nakaraang eleksyon, na isang tabi doon pa lamang sa application, yung ginawa pa lamang ng COMELEC na mayroon silang mga isinantabing party list na alam namin ano, na magdadala ng boses ng mga marginalized. Tapos ano yung mga na-approve, ano, na kung sino-sino na lang. Si Gabriela, Representative Amy De Jesus, Tribune ng RMN Manila. Radyo Trabaho Balita, RMN News Nationwide. Naging matagumpay naman ang isinagawang blessing ng DZXL 558 RMN Manila para sa bagong opisina ng Radyo Trabaho at Reporters Lounge. Alas 8 kaninang umaga, mga kasama nang simulan po ang misa sa pangunguna ni Father Roderick Castro ng National Shrine of Our Lady of Guadalupe, kung saan sa kanyang homily binigyan din ito ang pagmamahal, ang dahilan kaya nagtatrabaho ang isang tao. Matapos ang misa ay sinundan ito ng pagbasbas sa DZXL 558 RMN Manila Station at sa bagong opisina ng Radyo Trabaho at Reporters Lounge. Pinangunahan ito ni na RMN Vice President for Operation Mr. Enrico Canoy, RMN Vice President for Content and Marketing Ms. Erica Canoy Sanchez at DZXL 558 RMN Manila Station Manager Buddy Oberas. Sa mensahe ng ating mga boss na sina Sir Rico at Ma'am Erica, nagpasalamat ang mga ito sa lahat po na tumulong upang maging matagumpay ang istasyon at umaasang marami pang happy moments at good vibes ang dumating sa DZXL at sa buong RMN. Congrats guys for your new Radio Trabaho Center, reporters room. So hopefully we'll be having more happy moments like this moving forward. It's a pleasure to be here, to be with you again after a long time. We'd like to thank you also for all your efforts that you've done sa pagtulong talaga sa kumpanya, sa network, and especially sa DZXL 558, and especially to our partners who helped make Radyo Trabaho what it is. And I know, and both Rico and I know, that there is still very much more to come for both DZXL 558, for Radyo Trabaho, and for RMN Network. Panauhing pandangal sina Peso Mandaluyong Manager, Peso Association of Metro Manila President Emma Javier at Peso Makati Officer Ariel Abornado. Dito nagpasalamat si Peso Mandaluyong Manager Emma Javier sa patuloy na pagsuporta po ng Radyo Trabaho sa mga aktibidad na ginagawa ng lungsod para mabigyan ng trabaho ang publiko.
Lubos po ang aming kagalakan sa patuloy na suporta at walang humpay na pagtulong ng DZXL sa lahat ng programa po ng PESO at ng City Government of Mandaluyong sa pagpapalaganap at pagpapakalat ng magandang impormasyon at makatotohanan na balita na nakakatulong ng malaki sa mga Mandaluyos, karatig na lugar ng Metro Manila at ang buong bansa. So, mabuhay Radyo Trabaho Center, mabuhay DZXL RMN 558 Manila. Hindi rin nagpahuli ang aming station manager ng DZXL 558 Rmn Manila na si Radyoman Buddy Oberas at nagpasalamat din sa lahat po ng dumalo para saksihan ang mahalagang okasyon na ito. We would like to welcome everyone and syempre ating special guest. Ihanda niyo yung bilis niyo ha, kasi may sasabog na pera at sa candy mamaya ha. Nagtapos po ang seremonya sa isang masarap na salo-salo ng buong DZXL team talaga. Oh, may parating pa. May parating pa. Abangan sa aming pagbabalik mga kasama. Isang bilaong pansit. Abangan sa ating pagbabalik sa Balitang Tatak. Saan galing naman yung boss? Rmn sa Negros Oriental po, tatlong top most wanted sa kasong murder. Arestado sa joint operation ang PNP Negros at PNP Region 6. At mahigit 10 kompanya naman sa Cebu na kitaan po ng paglabag ng SSS. Magbabalik ang Rmn News Nationwide. Walang humpay ang kanyang pagbibigay ng payo, paalala at higit sa lahat ang pagmamahal sa pamilya bilang haligi ng tahanan. Happy Father's Day mula sa pinakamalaking network sa Pilipinas, ang Radio Mindanao Network. RMN News Nationwide. Balitang Tatak RMN. Mga kasama, buhat po sa mga istasyon natin sa RMN Luzon. Diyan sa may Zambales, Cardaper, arestado sa Subic Bay Freeport Zone. Kasama mo sa balita, Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Nadakip ng mga kagawad ng SBMA Law Enforcement Department ang isang suspected carnapper matapos mahuli ito sa aktong pinamaneho ang kanyang ninakaw na sasakyan sa lalawigan ng Laguna. Sa report mula kay Vicente Tolentino, hepe ng SBMA Law Enforcement Department, kinilala ang nadakip na si Robert Escal, 41 years old, residente ng West Tapinac, Olongapo City. Nadakip ito sa may bahagi ng mini golf course sa loob ng naturang Freeport habang dinadrive ang isang silver Ford Escape wagon na inireport ng may-ari nito na si Christopher De Asis na nawawala sa Calamba City, Laguna. Ayon sa complaint itong si Asis, ipinagkatiwala niya ang kanyang Ford Escape na sasakyan para i-repair nitong si Escal na nagpakilalang isang mekaniko. Mula noon ay hindi na umano niya na-contact ang suspect. Dinala ang nadakip sa impila ng SBMA Land Office para sa kanyang proper documentation at disposition. Kasama mo sa Subic Bay Freeport Zone, Radyoman Mike Sigaral Tatak. Rmn. Diyan naman sa Pangasinan po o plan balik disiplina sa kalsada pinatupad ng PNP. Para sa detalye, Radyoman Kat Mananga ng IFM Dagupan. Patuloy ang pagtaas ng vehicular accidents mula 2017 hanggang sa kasalukuyan sa probinsya ng Pangasinan. At karamihan dito ay sangkot ang mga nagmumotorsiklo. Kaya naman sa direktiba ni Acting Provincial Director Police Colonel Rodrigo Maranan, ilulunsad ng PNP Pangasinan ng Oplan Balik Disiplina sa Kalsada. Layunin ng nasabing programa na resolbahin ng problema sa dumaraming aksidente sa mga kalsada ng lalawigan. Sa datos ng PNP Pangasinan, hindi bababa sa 20 vehicular accidents ang naitatala nila araw-araw sa buong lalawigan. At karamihan sa mga namamatay ay ang mga nagmomotor na walang suot na anumang protective gears. Huhulihin ang mga motoristang lalabag sa lituntuning itatakda ng nasabing programa, lalo na ang mga hindi marunong magsuot ng helmet na haharap sa karampatang parusa at penalties. Tiwala naman si Maranan na susunod ang mga motorista sa Oplan Balik Disiplina sa kalsada na ang hangarin ay gawing ligtas ang lahat sa kalsada. Kasama mo mula sa IFM Dagupan, Radyoman Katman Nangan Tatak RMN. Dumako naman tayo mga kasama sa Visayas area. Sa Negros Oriental, tatlong top most wanted sa kasong murder. Arestado sa joint operation ng PNP Negros at PNP Region 6. Kasama mo sa balita, Radyoman Anthony Maginsay mula RMN Dumaguete.
Topmost wanted ng Negros Oriental sa kaso pagpatay Cod Border ang nahuli sa operasyon ng Provincial Intelligence Bureau ng Negros Oriental Provincial Police Office. Ito isang joint operation ng Regional Intelligence Unit 6, Regional Intelligence Division, ng Police Regional Office 6. Ang mga nahuli ay sila si Goli Benavides, top 4 most wanted, Isoy Benavides isip top 7 most wanted, at Jerome Benavides ang top 8 most wanted ng lalawigan. Ang tatlong magkakapatid ay may standing warrant of arrest sa kasong murder na may criminal case number 16-181-G na iniayin ni Honorable Judge Candelario Guillermo V. Gonzalez sa RTC France 45, 7th Judicial Region, Baye City, Negros Oriental. Ang mga nahuli ay sa kasalukuyang nakadidini na sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang kasama mo sa DYWC Dumaguete Radio Man, Anthony Maginsay, Tatak, RMN. Number 1 RMN station sa Visayas din sa Cebu. Magit 10 kumpanya nakitaan po ng paglabag sa SSS. Para sa detalye, Radio Man Ken Galinea ng RMN Cebu. Pinamunuan ng mataas na opisyal ng Social Security System o SSS ang pag-serve ng notice of violation laban sa 13 mga kumpanya sa lungsod ng Mandawi na nakitaan ng ilang paglabag sa lagdaan ng ahensya. Ayon kay SSS Vice President for the Visayas Group, Helen Sulito, ang sabay na pag-serve ng notisya sa 13 mga kumpanya ay bilang bahagi sa pagpapatupad ng SSS Run After Contribution Evaders o RACE program. Kabilang sa mga violations na nakita mula sa mga nasabing kumpanya ay ang hindi pagbabayad ng tamang kontribusyon at hindi pagdeklara ng tamang bayad sa kanilang mga empleyado. Nagbabala ang SSS sa iba pang mga kumpanya na patuloy itong magmo-monitor sa mga posibleng paglabag sa batas ng SSS sa kanilang mga empleyado. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak, RMN. Balitang Tatak, RMN. Lumako naman tayo sa ating mga himpilan mula sa RMN Mindanao. Sa Iligan, 67 na couple na nagsasama na po sa loob ng 5 taon, pataas, inabigyan ng libreng mass wedding ng lokal na pamahalaan ngayong araw. Kasama po sa balita, Radyo Man, Jiner Cabanday ng RMN Iligan. 67 couple ang ikakasal ng lokal na pamahalaan ngayong araw. Ang mass wedding program ng lokal na pamahalaan sa Iligan ay isa sa mga programa sa selebrasyon ng Araw ng Iligan ngayong Linggo. Sinabi ni Ms. Gina Mascarinas, ang head ng City Civil Registrar, na marami ang nakaparehistro sa kanilang ginawang mobile registration ilang araw bago ang deadline nito, pero 67 couple lang ang na-qualified. Libre ang mass wedding ceremony kung saan mismong ang alkalde ng lungsod na si City Mayor Celso Rencia ang kasal sa kanila at may mga regalo pa silang matatanggap gaya ng cake, bigas at marami pang iba. Ayon kay Mascarinas, nakadataon na nilang isinasagawa ang mass wedding program para matulungan silang mga couple na nagsasama sa loob ng 5 taon pataas na maikasal na libre. Kasama mo sa DZXL Iligan, Rajuman Jenner Cabanday, Tatak, RMN. Sa Zamboanga del Norte, isang guro at mag-aaral sugutan po sa aksidenteng pagsabog na isang rifle grenade. Para sa detalye, Radyo Man Mardi Libres ng RMN Dipolog. 2 ang sugatan sa aksidenteng pagsabog ng isang rifle grenade sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Sa report ng pulisya, nangyari ang pagsabog sa Ganasi Elementary School, Barangay Ganasi, Liloy, ng naturang lalawigan. Sa inisyal na investigasyon ng responding PNP personnel ng Liloy Municipal Police Station, ang nasabing eksplosibo nakita sa isang abandonadong bahay ng isang retired Philippine Army sa may Barangay Ganasi ng isang batang na kilalang si Clark Raffles Simbahon, grade 7 student na nangungulekta ng iron or junk materials at dinala ito sa kanilang bahay. Sa pag-aakalang hindi ito eksplosibo, dinala ito sa paaralan ng nakababatang kapatid ni Clark na si Jemart, grade 6, at pinaglalaroan kasama ang 2 niyang mga kaklase. Kaya aksidente itong sumabog sa harap ng school building na nagresulta sa minor damage ng isang classroom. 2 naman ang sugatan na sina Desiderio Pizon Acain, isang guro, at John Michael Fabraquel Baunilio, 12 years old, grade 6 student ng nasabing paaralan. Buti na lamang at minor injury lang ang tinamo ng 2 na agad dinala sa Liloy Integrated Health District Hospital. Na-recover naman ng mga otoridad sa blast site ang ilang bahagi ng rifle grenade. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Regiman Mardi Libres, Tatak, RMN. Business News, RMN News Nationwide. Magpapalit tayo ng piso. Ngayon tanghali sa US dollar po, nasa 51.92. UK pound, 65.82. Japanese yen ay 0.47. Hong Kong dollar, 6.68. Ang euro, 58.56. At ang UAE dirham, 14.13.
Balitang Sports, Rmn News Nationwide. Oh, hawakan mo ng dibdib ng mga Warriors fans, ha? Matapos po mayigit sa dalawang dekada, nasungkit ng Toronto Raptors ang kauna-unahan nilang kampiyonato sa NBA Finals. Ang score po ay 114-110. Tuluyan ang pinutol ng Raptors ang ambisyon ng Golden State Warriors na muling masilat makaulit ng championship. Bubida sa pangalan ng Raptors sina Kyle Lowry at Pascal Siakam. Nagkapalong score ng 26 points. Abang may tig 22 points naman sina Kawhi Leonard at Fred VanVleet. Tinanghalaman bilang 2019 Bill Russell NBA Finals MVP si Kawhi Leonard, kung saan sinabi itong nagbunga na ang ganun ang paghihirap. Narito ang sinabi ni Kawhi. Asan at na? Si Kawhi. Kawhi naman dyan. Siyempre, proud na proud naman mga kasama head coach po ng Raptors na si Nick Nurse. Hindi naman magkamayaw sa tuwa po ang mga fans ng Raptors sa loob at labas ng Oracle Arena na baluarte pa naman ng Warriors. Ito ang unang beses na hindi mula Amerika ang kupunan po na nagugi ng titulo sa NBA. Balikan natin kung okay na si Kawhi. Congratulations sa Toronto Raptors at sa mga pumusta. Opo, at natalo. Congratulations. Opo. Balitang Showbiz, Rmn News Nationwide. Actress na si Anna Capri ikinasal na habang singer na si Lizelle Garcia at non-showbiz boyfriend engaged na rin. Ang kompletong detalye nagbabalik si Pabebe Jane. Ayan, good afternoon mga kasama. Umikot bigla yung mic. Ito para sa ating balitang showbiz, ikinasal na nga ang aktres na si Anna Capri sa kanyang Australian boyfriend na si Dave. Si Dave ay isang Australian businessman kung saan po mag-aapat na taon na silang magkarelasyon. Parang ayaw matanggap na ginasal na. Hindi naman sa gano'n. Napagod tayo kasi yung boses ni Kawhi hindi pumasok. Isinagawa ka nila intimate wedding sa nasabing masa noong nakaraang buwan. Sa ngayon po ay masayang ina-enjoy ng actress ang buhay may asawa kasama ni Dave. Samantala, ibinahagi naman sa publiko ng singer na si Lizelle Garcia. Kilala niyo ba ito? Na-engage na rin siya kay Justin Eagle. Si Justin naman ay sikat na YouTuber, editor at producer sa ibang bansa. Say ni Lizelle, excited na siya sa kanilang wedding ni Justin pero marami pa silang kailangang asikasuhin. Dagdag pa niya na bagong kanilang kasal ay may mas kailangan pa silang unahin. Ayan. At yan po ang ating showbiz ngayong tanghali. Kasama nyo sa DZXL 558 pa Bebe Jane, Tatak Rmn. World News, Rmn News Nationwide. Magbibitaw na rin sa pwesto ang spokesperson ni US President Donald Trump na si Sarah Sanders. Mismo si Trump po nag-anunsyo na nakatagdang pag-alis si Sanders sa White House makalipas ang 3 taon niyang paglilingkod. Sa tweet ni Trump ay sinasabi po na special person si Sanders at mayroong extraordinary talents. Sa kanya naman pahayag ay nagpasalamat si Sanders kay Trump. Sinabi po niya mahal niya ang kanyang trabaho pero ang pinakamahalagang trabaho para sa kanya ay ang pagiging ina sa kanyang anak. Balikan lang natin masama sa mga fans ni Kawhi Leonard bilang 2019 Bill Russell NBA Finals MVP. Andito ang kanyang sinabi. You know, I had a great support system. I just kept working hard, and had my mind set on this goal right here. I came to a team, a new coach, that mindset was the same as mine, trying to get that Larry O.B. over there. And, you know, this is what I play basketball for, this is what I work out for all summer, during the season, and I'm happy that my hard work paid off. At si head coach ng Raptors, Nick Nurse, proud na proud din po sa kanyang koponan. Well, I think it made us pretty resilient, right? I think it's, again, a group of guys that really stuck together, fought through some adversity. We tried to keep even keeled. I think our veteran players did a great job of that, and we tried to bounce back every time we needed to. Muli mga sama, congratulations sa Toronto Raptors sa championship nila. First time ever after ilang taon? Tagal na panahon. Dalawang dekada. Ang lumipas bago nagkaroon sila ng championship mga sama. And again, congratulations DZXL Reporters Lounge sa tayong bagong DZXL Radio Trabaho Center. Na mission po namin na magagawan kayo ng tulay patungo sa inyong susunod na trabaho. Trabaho ang hanggang po.
Patuloy na tumutok sa lahat ng RMN stations nationwide, mga IFM stations nationwide sa mga susunod pong programa. Kami po yung managtatrabahong Radyo Man. Ako si Buddy Oberas. At Radyo Man Ron Marcelino. Mabuhay Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga Radyo Man. Buong bansa. RMN News Nationwide. We are the champion, my friend. My friend. Nga pala, kahapon nagkamali ako. Binati ko ba naman 64th anniversary? 63rd pa lang pala. Ang Amslay. Ang Amslay. Patulang tanda ko na talaga, Manong. Congratulations. 63rd anniversary. Foundation anniversary kahapon ng Amslay. Air Material Wing Savings and Loan Association Incorporated, headed by retired Colonel Ted Estalile, sir. Sabi niya, buddy, mas matanda ako sa'yo at 71, ha? Ikaw, 45 ka pa lang, ha? Happy listening po at congratulations muli sa Amslay na minsan naging bagay ng XL, mga kasama. Sandigan ng Amslay yung program nila dati. Ha? Happy 63rd anniversary sa inyo lahat, sa mga siniservisyon po nila nasa uniform service, police, sundalo, Bureau of Fire, Coast Guard at iba pa. Mabuhay! Siyempre, ang mga ito ay gumagamit din ng Santon Plus Herbal Capsule. Para po, manta kayo, makit kayo ng bundok. Ay, nako. Pag may arthritis ka, mahirapan ka dyan, Radyo Man Road. Ay, oo. Oh, in case meron, or kaya talagang hindi na may iwasan, Santon Plus Herbal Capsule. Ang ganda na, label. Ay, yan ang bago. Galing ang digital ganda natin, Ibang klase. Buhay na buhay. Number one food supplement in the market. Totoo yan. Totoo po yan. Ang Santon Plus Herbal Capsule, masama, available nationwide at pwede rin mabili sa South Star at dito sa Manila sa DZXL Rmn Manila. Napi po yung tatakdok sa Maritan. Para sigurado, syempre, Mighty C, Algalina Vitamin C naman. Maganda rin ang registro nito sa Facebook. Ba't talaga yung all digital ng DZXL? All worries are less with Mighty C. Kita mo na. At pati yung mga wrinkles ng balat na tutulungan po ng Mighty C. Kita na si paring Real Bes, ha? Kala ko, lagi nakangiti. Kala ko dahil sa saging lang. Hindi pala sa Mighty C. Grabe. Hindi narinig mo sa buti. Hindi narinig ni paring Real. Nahirapan siya kay Nick Nurse saka kay Kawai. Panalo kaya to. Ngayon, yun pong pag-inom ng kape ay pwede sa umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Pwedeng araw-arawin, gabi-gabihin. Ang Nature Soya Coffee gawa sa natural ingredients gaya po ng soya, mangosteen at agaricus mushroom. So why don't you try, mga misis at mister, ha? Chong and Chang, pwede na. Ang testosterone level ng mga guys, pwedeng balansin po ng Nature Soya Coffee. Ang kape na gagabay sa kalusugan at may supple bones ding taglay gaya ng genistein at diet sign. Pag inom mo ng Nature Soya Coffee, pinababatiin natin ngayon si Ma'am Cristina Acosta ng Cavite. Aba. Pag inom ni Ma'am Cristina ng Nature Soya Coffee, napapasabi ang kanyang mister na mga katagang soya. Oya! Soya! Yan ang sinisigaw ni Mrs. ngayon. Oya! Dahil po siya... Napapa-uye talaga si Mister. Oh yeah! Mister, uye ka na. Uye na, ha? Uye na. Liligo na, me. Ay, nako. Natural herbs po gaya ng makatwaskang taglay ng inyong turbo food supplement for men. Ayan, dietary supplement for men, mga kasama, ha? Napatunayan po ng eksperto na pwedeng tumulong na pagalingin ang sexual dysfunction kung meron man po kayo. Sana wala. At syempre, ang pagpapasigla po ng gana. Yung tiyatawag na libido, ha? Hindi yan bastos, mga kasama. Normal. Normal po yan, ha? Na sistema ng katawan din, ha? Para laging ganado ang mga kalakihan at kababaihan, uminom na po ng turbo food supplement for men. Katulad din ng iba na nasa merkado po, pero ibang klase yung turbo food supplement for men. At gawa po ng tatakdok sa Maritan yan, lalakas ka pa dyan, ha? Mabibili sa mga butika at sa DZXL, RMN Manila! Oh yeah. Biyernes na pala? Ang bilis ng araw! My goodness. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings. Oras! Mayas ang TGIF, tama. Thank God it's Friday. Ang klase talaga. Ang
Congratulations sa radyo trabaho team. Congratulations, boss. Salamat, so, Radyo Manon. Napaka-successful yung inauguration, yung blessing ng ating radyo trabaho center. Ang lamig-lamig sa loob. Ang lamig. Kaya wala lang ang tao dito sa labas. So, nandun sa loob. Tapos bukas malamig din dahil sa swimming tayo. Dapat. Ang galing naman ang buhay. Sa Lunes Lord. Daw ngayon libre yan. Sa Lunes may entrance fee na dun sa radyo trabaho. Salamat po sa Peso Mandaluyong, Peso Makati, at sa ating Peso Bacoor City. Ha? Alright, ang Oyas! Alas 12:36. Parami na ng parami ng parami ang guminhawa sa Sandong Plus Herbal Capsule. O si Asuncion Makadat, isang